Blessed evening, my dear brothers and sisters. Blessed evening, Father. Ating pagtutunghayan sa gabing ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may mga dalang Biblia, inanihan ko po kayo buksan. Sa Ebanghelyo ng Panginoon ay ito sa Lucas. Sa Luke chapter 9, mula po sa verse 57 hanggang sa verse 62. Ito po ang sinasabi sa wikang Banyaga. As they were walking along the road, a man said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." He said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God." Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May dungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang papagpahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan na lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Mga minamahal ng kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Thanks to Lord. Ganun po yung pakamay ng papuri para sa Panginoon. Blessing eating po muli sa ating lahat, mga kapatid. God is good. All the time. All the time. God is good. Ito po ang aking makaupo. Ipapasalamat sa ating Panginoon. Tayo magsisimula sa pag-inilay ng kanyang mga salita. But before that, pag-iipo muna natin yung ating mga kapatid na nakikinig sa ating over the internet. Ayan. So, parang pinagpalang gabi po sa inyo mula po dito sa Bacol Chapter. Ayan. So, patuloy po kayo i-bless ng ating Panginoon, Yahweh El Shaddai, na saan man po kayong dako ng tayo. So sa gabing ito mga kapatid, ano, maganda ang ating pong pag-inilayan at bago tayo magsimulang pag-inilay, nais ko pong harapin yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, nag-decide ka na ba? Nag-decide ka na ba? Na maging lingkod. Na maging lingkod. Panginoon. Na Panginoon. Ano kaya ang sagot niya? Amen. Ano kaya ang sagot niya? Amen. Yung sagot ng iba may pag-aalinlangan. Amen. Yung sagot ng iba may pag-aalinlangan. Yung amen, natatawa na mag-amen. Pero gusto naman mag-amen. Merong hesitation. Merong pag-aalinlangan siguro or merong sabi natin uncertainty sa kung ano ba yung kahihinatna ng pagiging isang lingkod niya. Alam niyo po mga kapatid, ano, ito po yung sense ng Ebanghelyo ng ating pinag-inilay. Kasi may tao nagsabi sa Panginoon na, "Lord, susunod ako sa iyo kahit sa pamagpunta." Pero sabi siya ng Panginoon, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Kung wala siya mapagpapahingahan. So, nangangahulugan po, ano, na tinuturin ng ating Panginoon ang kanyang sarili, siya nga kasi yung Son of Man, ano po, na siya yung isang tao na walang mapagpapahingahan kasi hindi sa lahat ng lugar tinatanggap siya. Hindi sa lahat ng lugar tinatanggap ang kanyang pinapahayag. At ganyan ang mga tao, mga kapatid, kapag pinapahayag po ang katotohanan, kung minsan, nahihirapang tanggapin. Bakit? Kasi masakit ang katotohanan. Amen. Tama po ba? Amen. Masakit ang katotohanan, but the truth which set us free. Amen. Katotohanan ang magpapalaya sa mga tao. And then, iniyaya naman ang ating pong Panginoon. Ano po, niyaya niya ang dalawang tao. Pero ang sabi ng isa, ang dahilan, hayaan niyo po muna na maipalibing ko ang ating Panginoon.
At yung pangalawa, naniyaya din ang ating pong Panginoon, ang sabi naman po niya, ay hayaan niyo po munang magpaalam ako sa aking pamilya. Now, katulad po ng sagot niyo kanina, no, yung ilan sa atin, may ilan sa atin na nag-amen pero may hesitation, may pag-alin lang. Katulad sa ebanghelyo na ating pong pinag-inilayan, itong mga taong niyaya ng Panginoon para sumunod sa kanya, gusto rin nila. Gusto rin nila, but meron silang somehow excuses or parang hesitation. Kaya sabi nila, hayaan niyo po muna ipalibing ko ang aking ama at hayaan niyo po muna magpaalam ako sa aking pamilya. Now, ang follow-up question po natin mga kapatid, ano, since nag-amen tayo sa tanong na gusto ba natin maging lingkod ng Diyos, gaano kaigting ang ating paghahangad na sumunod at maglingkod sa Diyos? Actually, kanina gusto kong gamitin dito gaano ka hindi, ano? Pero mas malalim yung Tagalog na gaano kaigting. Sabihin, nasidhi na sa damdamin sa ating pong puso yung paghahangad na maglingkod sa ating pong Panginoon. Kasi sabi natin kanina, no? Yes, gusto natin maging lingkod ng Panginoon. Gusto natin tawagin na tayo ay lingkod ng Diyos. Hindi lang basta Kristiyano sa pangalan, kundi sa gawa at sa ating buhay, nakikita na tayo ay lingkod ng ating pong Panginoon. Sa pamamagitan siguro, ano po, ng ministry na ito, na kung saan tayo tinawag ng Panginoon, nakapaglilingkod tayo sa Kanya, nakapaglilingkod tayo sa ating kapwa, at naipapalaganap natin ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Now, gaano kaigting ang paghahangad, ano po, na sumunod at maglingkod sa ating Panginoon? Ito po yung point ng question na gusto kong iwanan po sa inyo habang tayo po ay naninilay sa gabi po ito. No? Kasi kapag ka matindi ano po, ang iyong paghahangad sa isang bagay, hindi po ba lahat ay gagawin? Amen. Tama po ba? Amen. Lahat ay gagawin. Ano? Kapag ang paghahangad mo sa isang bagay ay ganun katindi, ano po, walang bagyo na hindi mo haharapin. Walang pagsubok na hindi mo lalagpasan. Walang apoy na hindi mo tatawin. Walang ilog na hindi mo lalanguin para lamang makuha yung bagay na yun na pinakamimitin mo. Ito pong nakaraan, mga kapatid, ano, meron pong nag-trending kasi, alam niyo naman, ano po, dahil nag-upgrade ang technology, naglabas na naman si Apple, yung panibagong product niya. Kaya naglabas si Apple ng iPhone 14. Ano po? So, nung naglabas si Apple ng iPhone 14 sa Pilipinas, madaling araw pa lang may mga nakapila na sa labas ng Apple Store. May mga nakapila na sa labas ng Apple Store. And then, yung pinakauna na kabili, hindi ko na naalala kung yung pangalan niya. Pero sabi nga niya, nung in-interview siya, bago niya nabili yun, nag-ipon siya. Hindi na siya basta nag-ipon. Tinitipig niya yung kanyang sarili para maipambili ng iPhone. So may iba pang mga comment ano, na sabi nga, nabuburaw pa siya sa, sorry for the word. Parang nanghihingi siya ng tulong ng pagkain sa kanyang mga co-workmates para mag-save niya yung pera para siya ay makabili ng iPhone. And then, nung nakamit niya na yung binimitin niyang iPhone, nakita sa interview na masayang-masaya siya. And so, ganun ang isang tao, mga kapatid, kapag merong matindi, merong masigling paghahangad sa kanyang puso na makuha ang isang bagay, gagawin niya ang lahat. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Gagawin niya po ang lahat. So katulad po ninyo, ilang mga magulang, ano? Lahat ng bagay ginagawa niyo para sa inyong mga anak, kahit minsan nagkakasakit na kayo, para lamang maikawin, ano po, may provide ang kanilang pangangailangan. Kasi matinding paghahangad sa inyong puso na makasurvive ang inyong family at makatulong kayo sa inyong pong mga mahal sa buhay. Now, balikan po natin, ano po, yung sagot ng mga niyaya ng ating pong Panginoon. Kasi, sabihin po natin na hindi naman illogical yung sinasabi po nila na magiging excuse bago sila sumunod sa ating pong Panginoon. But there are important things na dapat po natin malaman. Ano po? Kasi mahalaga po ang pinapoint out sa gospel. Mamaya ito pong pag-inilayan po natin. Ano? So sabi niya sa verse 59, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sino pong naranasan ng mamatayan ang minamahal sa buhay? Kaso pa ba? So alam po natin na isa yan sa pinakamalungkot na bahagi ng buhay natin. Nang tayo ay mawala ng minamahal sa buhay and gusto nating mapaglaanan ng oras, maglaan tayo ng oras at panahon para tayo ay magluksa. At isa ito sa mahalagang bagay na bago ka siguro pumunta sa kung anong event na pupuntahan mo, kung ililibang ng iyong tatay, mahalaga na makasama ka. Ano po? Doon sa paglilibing, hindi makasama sa ililibing. Ano po? Makasama ka doon sa paglilibing kasi hindi yung pinakahuling paalam. Tama po ba? Pinapihuling paalam. Pero sa mga huwag yung mga kapatid, alam niyo po ba, hindi lang po once inililibing ang tao pag namatay.
twice ang ibig ko. After 10 years, inuhukay ulit para sa panibagong paglulok sa atin yung pinakahuling tala. And according to some Bible scholars, ito pong pagtawag ng Panginoong Jesus sa kanya ay pangalawang beses ng ilibing ang kanyang ama. Kaya ang sagot ng Panginoon sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang patay. Ano pong tinutukoy ng Panginoon dito na patay? Yung damdamin. Yung damdamin. Kapatid, kapag pangalawang beses ng ilibing, ano po, yung kanyang ama, so 10 years ang lumipas. 10 years ang lumipas. Siguro naman, nakamove na sila sa feeling ng pagiging sorrowful. Tama po ba? And the sense of this event is just to commemorate, para alalahanin, ano po, para bigyan ng panibagong pamamaalam, ano po, sa kanilang yumao sa buhay. So, tinutukoy ng Panginoon po dito, no, ay hayaan mo magpanibig, ang hayaan mo mga patay, ang magpanibig sa kanilang mga patay, tayo po na gustong sumunod sa kadooban ng ating Panginoon, alam natin, na once na nalibig na yung ating mga mahal sa buhay, dapat tayo magbubon at dapat tayo mag-focus, ano po, sa mas magagandang bagay na dapat gagawin o kayang gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Nasusundan po ba natin? Nasusundan po ba natin? Amen. At yung pangalawa, mga kapatid, sabi sa verse 61, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking pamilya. Kapatid, syempre, bago ka umalis, dapat magpapaalam ka. Tama po ba? Amen. Bago ka umalis, dapat magpapaalam ka. Pero ang pagsunod na tinutukoy ng Panginoon dito ay hindi yung aalis siya sa lugar ng kanilang bayan, kundi ang pagsunod, ano po, na magiging apostol, magiging lingkod siya ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi niya totally nilisanin yung kanyang bayan. No? And then, napaganda na sinabi ng ating pong Panginoon, ano? Kasi ito para ito sa lahat ng mga taong gusto maging lingkod ng ating pong Panginoon. Maglingkod sa simbahan. Maglingkod sa kung ano mang ministry or simbahan na tayo po ay nabibilang. Sa verse 52, ang ganito naman at ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-aralo, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Kapatid, ito po ay metaphorical. Ito po ay matalinghaga. Sapagkat tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon ay tinuturing na para tayo nag-aaralo. Pero yung mga tao lingon ng lingon, hindi nila magagampanan ng maayos ang kanilang pag-aaralo. Naranasan niyo na po ba mag-aaralo sa buhay? Naranasan niyo na po. So siguro sa mga probinsyal at